Balik na 65 years. Oh my God! Wow! 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hey, what's up mga tropa? New day, new life, and new vlog. So, nandito ngayon tayo sa Tainan City Labor of Insurance para alamin po talaga kung totoo nga po ba meron talagang OFW pension plan after makapag-service ka sa Taiwan ng 12 years and makukuha mo lang ito if dumating ka ng 65 years of age. So, tara guys, so bago po ang lahat, huwag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pindutin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod pang mga updates. So, yun nga po, wag na po nating patagalin. Pasukin na po natin ang labor insurance. Tara! So, naandito tayo ngayon sa labor insurance. Tayo. I just want to ask if we have a retirement pension for foreign workers. So, makikita mo, dadalaw lang kami Pilipino. Yes. Start 2006. Till now, yeah. 12 years in one company. Yeah, 12 years in one company. 2 weeks. Nga po tayo ngayon muli sa tapat ng Labor Insurance Taiwan para alamin po yung result ng aming final na aming contribution noong nakaraang June. So after 2 weeks kasi guys, kailangan mo bumalik para malaman kung magkano po talaga ang ngayong makukuha sa retirement pension dito bilang isang OFW sa Taiwan. Ayan po ang aking kasama. Dalawa lang kami, ang kaibigan si Marlo Lovere. So tara guys, pasok tayo sa loob. Second floor. We're here just last June already for filing the labor insurance. So we came here just to follow up if the result is already here. Yeah, passport. Yeah, last June we're here. Yeah, before. It is my own. Before, we came here. Yeah. This is my old passport. And this is my... No, my passport is in the company. Hindi ako nakilala. Sumuha tayong matatak. Yung unang punta kasi namin sa baba kami, ngayon dito kami sa second floor kaya hindi din nagkaigit. Binigay yung passport ay mukhang lang tayo. Ito meron pa kami isang dalong. Sa tanggal yung business ko pa kang kilala. Yes. Yes, it's this coming. 65 years? Yeah. So how about... Okay. So how about if 60, we cannot get the money? Get the money, you must pay to wait to 65. 65, okay, 65. But I give you the... Sign here, and then... Cell phone number.
Yes, total. So, total 12 years. 120 days. Mm-hmm. Yeah. Now? Yeah. This all your company? Yeah, yeah, yeah. Just only one company. Yeah. From? From? From 2006 year, right? Yes, yes. Yeah. 2006, yes. Yeah, 2006. Yes. To till now. Boss Taiwan. Yeah, one only, just only one boss. Yeah, just one. Right? Yeah, yeah. So this is my contribution. Yeah. Just only 120. Only 120. Yeah, 12 years. You will get money. 65 years old. You will get money. 206. Yeah. Yeah. Okay. Okay. You will get the money. Okay. Okay. Thank you. Thank you. So okay. It must be to wait to 65. Okay. I don't know if I just already like that. So it must be keep the old. Okay. 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 The passport must be keep it. Okay. So I just wanna ask, how about if I grow old, too old already, I cannot come back here in Taiwan. So any member of the family can get the money? You get money, How about the other member of the family? Just you. Just me? Yeah. Just you can get money. How about my daughter? No. No. Just you can get his money. You must be wait 65 years. 65 years. No member. No another member. No. Just you can. Okay. Okay. Just okay. You can. If you dead, this how about? No. Okay. Thank you very much. Just want to ask, how about our friends who have already finished end of their contract and they stay in the Philippines, so they can come back to file also their insurance? Our friends. Your friends. Have No. I what I've said is, friends. Your friends. Yeah, yeah. Because our friends already have 9 years, 12 years, did not file their insurance. So they can come back? If he can pay the labor insurance, yeah, yeah. If you can Taiwan, you can check. They can check? Yeah, they can check. Okay, they can come here? And yeah, can come here, check the labor insurance. Okay. Thank you. Yes. Yung kasama ko pinapa-compute din yung kanyang contribution kung magkano. Iyang oh. Iyang la, law la. Ayos earn yan na. No la. Iyang. Di yung natin mong company yan eh. Oh, yung ngayon daw, ngayon. Bawat kasi yung isa kasi sa ibang company, yan yung ngayon. Kaya dalawang papel mo ay apat. Ito sa isang company. Sa dating sa akin, isa lang. Mm. 1,005 pala ako dito. 1,005? Una ka pa sa akin. 21 pa lang ako? 21 pa lang ako nang nandito. Ang dalawa daw total ng 12 years.
pinagsama na. Thank you. Okay. Ichi, ichi. Ichi, Together. Together. Okay, thank you very much, Juan. So, tapos na kaming dalawa. Babalik na lang kami after 65 years old. Bye-bye! Hindi natin. Guys, yes! Man! Balik na 65 years. 65 years come back in Taiwan again. So, ito na guys, isang magandang hapon muli. Andito pa rin kami sa Labor Insurance para po ipaliwanag namin sa inyo yung sinasabing pension plan ng isang OFW, retired pension plan ng isang OFW dito sa Taiwan. Totoo po yun, totoo. So, katunayan, ito na po, nakuha na namin yung aming papers. Ayan. Ayan. Isa sa atin, so sinasabi nila, isa sa company, sabi nung babae, hindi na raw po kailangan na yung papel sa company, sa iyo lang. So, itatabi nyo po yung inyong pasaporte at yung ERC. ERC. Pagdating mo sa Taiwan, yun ang hahanapin nila, yung ERC. So, diba? So, sa'yo nga, magkano yung sa'yo makukuha and 65 years old? Makukuha ko ay 260,000. 260,000 NT dollars NT. Po yun. NT dollars. And 12 years. So, yun nga po. Depende po yun sa contribution nyo sa inyong company. Depende sa hulog ng sa hulog ng inyong employer. Kaya hindi po yan pare-parehas. Hindi sa, pare-parehas. Sa akin po is 264,000. Ayan. Kung makikita nyo guys, sa pinakababa. Ayan. 264,000. Ayan. Kaya mas clear para makita nila. Ang sa akin ay 260. Ayan. Sa ilalim, ang nasa ilalim yung total amount. Tapos, yung nga po yung tinanong namin, kung kasi may mga lumalabas po sa social media na pwede daw mag-claim yung anak or any member of the family, hindi po yun totoo dahil mismo doon sa kanya tinanong ko kung pwede raw i-claim yung pera. Hindi raw pwede. Kailangan ikaw mismong may hawak, ikaw talaga ang mag-i-claim. So, guys, so kailangan po natin mag-ingat. Hindi pwede yung anak, asawa, kapatid, hindi pwede, kundi ikaw talaga mismo. Ikaw talaga mismo ang kukuha. Kaya nga po, mag-iingat tayo, abutin natin yung 65 years old. Kumain tayo ng healthy. Ayan, lahat sa nagkakaedad, ingat-ingat na. At saka, mayroon pa pong isa. Inarong ko rin po kung pwede yung aming mga kaibigan na nakauwi na ng Pilipinas, kung pwede pa silang pumunta sa Taiwan para mag-file ng kanilang pension plan. Ang sabi niya po, pwedeng pumunta at i-follow up, i-verify yung kanilang contribution. Dali nyo lang yung inyong ERC at saka old passport. Old passport. Lahat na old passport at saka new passport, dali nyo po. Opo. At saka yung kung palipat-lipat kayo ng company in 12 years, so kailangan bawat isang company yung ERC. Yung ERC at saka yung passport yung na andon. Kasi hahanapin yun. Kasi po sa akin, isang company lang. Kaya yung mga old passport ko, hindi na hinanap patuldo, hinanap. Pero hindi na po niya binusisi kasi isang company lang naman ang pinasukan ko. So pinagtali-tali na lang nila. Kaya yun na lang din ang lumabas. So yung laki po ng inyong makukuha sa insurance, sabi nga po, depende po yun sa hulog ng company. Kung magkano yung pinanap pa sa inyo, yun din ang pakiclaim. Yun din ang pakiclaim. So guys, kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayo mag-comment down below para masagot ko po kung ano ba yung mga katanungan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe
click the bell button. Yan. Tsaka i-share po natin ang video ito para po malaman ng ibang mga kasama natin dito sa Taiwan. At saka meron pa po isa. Kung sa 10 city kayo, halimbawa kasi kami, Tainan kami. So, lahat ng papers na yan, ipo-forward po yan sa main, sa Taipei. So, after 2 weeks, babalik po kayo sa inyong pinagpailan para i-follow up. Yung contribution nyo, doon po kayo pupunta. At pagbalik nyo, andito na yung total amount. Yung pera. Pagbalik, andito na yung total amount. Ayan. Sana, umabot tayo ng 65. Ito yung ano niya? Ayan o. Yung computation. Okay. So guys, hanggang dito lamang po. See you in 65 years. Yeah, see you in 65 years. Miltiki vlog again.